and risen again from the dead, and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. And some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few. But the Jews which believed not, who with envy took after them certain fellows of the desert court, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, "These that have turned the world upside down are come hither also, whom Jason had deceived, and this all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, one Jesus." May sabay tayo 8 and 9. And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things, and when they had taken security of Jason and of the other, they let them go. Okay, let's pray. Panginoon, salamat sa inyong bigyan sa amin, Panginoon, na aming pag-ahon, Lord, sa kahidjab, Lord, we pray na bawat isa, Lord, may encourage sa inyong mga salita. Bagat maraming wala, Panginoon, we pray na hindi mahadlangan ng baptism, Lord, this coming Sunday. Matutuloy kami, Lord, every time, Panginoon, na pumuksan namin yung salita. Kayo mag-aaral. So, kayo panglalati. Mag-iingat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Hey, good evening po. Good evening. The afternoon pala. Halapit na. So, last week, ay ano nangyari? So, yun nga. Sabi ko kanina, ito po yung nakulong sina Paul at a very famous verse dahil nangyari doon is yung J-Lo nga ay papakamatay. Dahil sa kanyang naranasan, no? Dito ka na nga lang, ba't nandiyan ka? Dito ka na. So, ang tanong siya ngayon, kumbaga nakakilala sa Panginoon dahil sa testimony ng mga lingkod ng Diyos, Paul and Silas, at mga kasama niya. So, yan. So, naitanong niya ngayon, anong gagawin ko para maligtas? So, yung kaligtasan, topic yan talaga ng mga ng Bible, ng Diyos. Diba, yan yung pinaka-importanting bagay, diba? Hindi mawawala yun, laging yun ang usapan. So, kaya nga, nakwento natin last week. Ba't yung pinasok yun? Pinagawa natin last week yan, kasi nga, yun ang na-derive niya, na talagang importante sa buhay niya. Ito lang sinabi ng Panginoon, anong gagawin ko? Baligtas. Gusto niya ring baligtas. Alam niya, totoo na yung mensahe nito mga disipulo. Anong gagawin niya? Diba? Okay. Naimik. Okay, so hindi lang siya naligtas, pati mga kamag-anak niya, at nabaptize pa sila. Okay, parang yung mga nabaptize dito. So si Reg daw. Reg, di ba? RH ka pala, no? So, nagpabaptize. So, mamaya, kasapin kita. Kaya sabi dyan, nakawala na nga sila. Actually, hindi ko malaman dito kasi hindi pa sila nakawala dito eh. Diba? Mamaya pa lang sila papalayain. So, pero siguro, parang may mga pressuring ganun yung nakakalabas. Dati nag-prison ministry ako. May tawag sila doon, nakalimutan ko. Basta parang ano sila. Under observation, parang ganun. Siyempre, hindi ka naman tatakas kasi pag tumakas ka, under observation ka, lalo kang hahanapin ka nun. Kaya, ayan, hindi na sila malis. So, malinaw dyan, ha? So, pumunta sila sa bahay nila. Ngayon, ito na nga. Sabi nung hiwalay kayo, maghiwalay muna kayo. And when it was day and the magistrate sent the sergeant saying, "Let those men go." So, kanina nga, makakawala na sila, hindi sila umalis, di ba? So, mamaya makikita natin bakit. Ito na nga pala yun, no? So, bakit sila gustong palaya? Eh? Sige, wala lang silang kasalanan eh. Anong gagawin mo sa taong walang kasalanan? Kahit po yung mga romance na yan, ang nalalaman nyo, mga bata,
maraming kinuha sa batas natin dyan. Kasi naging ma-impluensya sila, nakapag-devise sila ng mga rules, yung mga batas na siyempre pag sinundan mo, magiging maayos yung lipunan, some degree ah. So, marami tayong kinuha dyan. So, isa sa mga yan nga, pag isang tao, walang kasalanan, hindi mo pwedeng kulong, di ba? Tama ba yun? Walang ginawang masama, ikukulong mo. Maling-mali yun. Okay? Kasi mangyayari, yung mga tao, may isip nila, ilukulong ko pala yung gobyerno natin. Bakit natin ito tinotolerate? So, di natin ito aallow. So, kahit sa kanila ganun. Kaya ngayon, sinasabi dito, ipaalisin nyo na yan. Ngayon, hindi pumayag si Paul, sabi dito. Sabi ni Paul, but Paul said unto them, they have beaten us openly and condemned. Diba? Being Romans and have cast us into prison, and now they thrust us out privily. Nay, verily, but let them come themselves to fetch us out. So, Tagalog, sabi ni Paul, ayaw pang lumaya ni Paul. Hindi ganun paraan. Ayaw niya yung palalayain siya, ginulpi sila, kinulong sila, publicly, kasi nakita ng tao. So, syempre, yung mga tao, isipin, loko-loko to si Paul. Loko-loko to si Silas. Huwag natin gayahin. Kaya pag bigla silang lumaya, yan ang nasabihin ng mga tao. Lumaka sila, ganun. Diba? So, mahirap yan. Actually, may mga kwento-kwento ganyan. Mga, alam niyo, sinasalvage. Ginagawa nila. Kung gusto ka nilang patayin, gagawin sa'yo. Mapalayain ka. O sige, takbo na, takbo na. Nag-iingat kayo, mga bata. Pag hinuli ka, doon ka lang. O sinabing tumakbo ka. Sige, takbo. Nako, delikado yun. Anong gagawin sa'yo nun? Babariling ka na nun. Tapos sasabihin, ba't binari? Tumakbo eh. Tumatakas eh. Naintindihan nyo? So kaya, pag malakas ang loob mo kasi, pag wala kang ginawang masama. So ganun simple na nakikita natin dito. Kaya yeah, ganun tayo dapat. Yung palang wala ako na eh, tubig. Yung tubig. Alam mo, tango sa taas. Okay, so naintindihan nyo ba? So malakas ang loob ni Paul, di ba? Kasi alam niya, tama siya eh. Sabi niya, anong lalaya kami? Sila ang pumunta dito. Papuntahin mo sila dito, palayain nila kami. Okay, ang ibig sabihin nun, malilinis yung kanyang pangalan. Kasi pag pinalaya kami, sunod pa kulong sa'yo, ibig sabihin, mali pala sila. So pwede natin gamitin sa, nasabi nga sa'yo si Paul, daming kwento dito sa Acts. Ganun yung pinakaminsahe. Tinuturuan tayong mga lingkod ng Diyos na huwag matakot. Sabi rin ng salita ng Diyos, there's no law against yung mga ginagawa natin, di ba? Love. May law ba against love? Wala, eh sila, nag-preach lang sila eh. Kaya sila nag-preach, nagmamahal sila para maligtas yung mga tao. Sabi niya sa Bible, there's no counsel against the Lord. So, parang tinuturuan tayo ngayon ng Bible dito na ano yung pwede natin gawin pag tayo naman yung nahuli. Huwag kang tatakbo, huwag kang magmamakawa sa kanila. Wala kang ginawang masama eh. Hindi yan yan. Kahit saan po yan, applicable yan. Okay? So, yun. Anong gagawin nila? So, may pilitan sila dito ngayon. So, the sergeant told these words unto the magistrates, and they feared when they had heard that they were Romans. So, ito ay pwede rin na lang actually sabihin eh, oy, mga Romans kami, citizen kami ng Rome. So, kahit sila hindi taga-Rome, Roman Empire, meron kasi silang kahit tayo eh, may citizenship yan, di ba? Alam nyo na ba yun? Ang citizen ka na US, marami kang privilege. Kasi mayaman yung bansa nila, ganyan-ganyan. Sa Pilipinas, medyo meron din. Ay kung paano. Diba? So kaya iba sa atin, pag nasa birth certificate mo, ano, Pilipino ka ba? Mukha ka pa namang kinadjusting, mukhang ano eh, Koreano eh. No. So, inaalam yan. Kasi may mga karapatan ka, kung saan bansa nun ka. Okay, kabilang ka. So itong sina Paul pala ay Romans. So napansin nyo, no, hindi nila to binida nung unang panahon, kaya hindi nila nalaman. Pero later lang nalaman ng mga rulers. So ang lesson dyan na naman is, yun nga, may karapatan tayo na ang Diyos ang nagbigay actually. So ang nagbigay nito yung gobyerno, pero still nag-ugat yan sa binigay sa ating mga karapatan ng Diyos. Amen. So matapang tayo dapat. Matang ginagawang mali. Okay.
And they came and besought them and brought them out and desired them to depart out of the city. So yun na nga. So napilitan tong mga ruler, nakiusap pag sinabing besought, eh talagang ano, sige na, sige na. Mali na kami. Pwede ba umalis na kayo? Yan. So, yun yung blessing doon. Ibig sabihin, hindi sila na-condemn. So, kayo, ganun din tayo ngayon. Pag nagmumagawa ka ng mabuti, sinasabihan ka ng masama, eh, kaya kayo nagaganyan, eh, masama yan, ha? Wala ka dapat alalahanin. Tandaan niyo yan. Okay? So, di-deliver tayo ng Panginoon. So, ganun nangyari sa kanila. And they went out of the prison and entered the house of Lydia. Naalala si Lydia kanina, kahapon or last week. So, siya yung isa sa mga na-win ng ni Paul and Silas before yung possess. So, dahil taga ron lang din sila, dun sila unang pumunta. And they comforted them and departed. So, hindi ko alam kung sino na kinomfort, si Lydia o si Paul. Basta, ganun na yun. Ganun na sila, palakasan. Ganun tayo, minsan, di ba? Pag nagkaroon tayong trouble, katulad niya, last week, nagkaroon tayong batay service, di ba? Kasi may baha eh. So, pag nakita-kita muli tayo, kwentuhan niya. No, ano nangyari sa inyo? Okay lang ba kayo? Di ba? Ano nangyari? O, saan kayo, ano kayo nabuhay pa? Di ba? Kamusta yung mga gamit nyo? Kamusta yung mga bata? Buhay pa ba? Di ba? Ganun yun. Mga kapagkakapatid, ganun. May concern sa bawat isa. So, sila, ba't sila umalis? Kasi, pinakausapan na sila eh. So, again, ang principle sa Bible, pag talagang ayaw na sa iyo ng city, alis ka na. Hindi ka makikipaglaban. Okay? Pero hihintayin mo muna yung ano yun. Pero bago ka naman umalis doon, siguradong sikat na sikat ka na. Kasi wala kang ginawang mali eh. Tapos pinaalis ka. So, nasa kanila na yung ano doon. Kaparusahan doon. Amen? So, importante din po yun. Actually, iba ilang beses natin nakikita yun sa Book of Acts. Diba? So, tuloy natin sa 17. Chapter 17, verse 1. Now, when they had passed to Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. So, mapansin nyo, kahit sa may mga synagogue. Ano yung synagogue? Yan yung parang place of worship ng mga Hudyo. Nung time na to. Kasi dati, wala naman silang ganyan eh. Pero yung, basta yung time ng mga Romans, inaalaw yung mga Hudyo ng konting kalayaan sa religion. Mapansin natin si Paul, dun siya agad. Kasi nga, ang talagang mandate sa kanila, di ba, nung una is, sa mga Hudyo muna sila. Okay? Mag-preach. So, ang ginawa niya, pinuntahan niya doon, and as his manner was, ibig sabihin, ganun lagi talagang ginagawa niya, went in unto them 3 Sabbath days, reasoned with them out of the scripture. So, kinakausap niya yung mga tao. So, kaya huwag kayong, ano kayo, pastor. Minsan, pastor, bakit na mag-forum ka pa dyan? Tapos, nasabihan mo yung mga tao dyan, mali sila. Diba, ganun eh. Kaya sa Bible study, huwag ano, Bible study, walang mali dito. Lahat tama. Diba, ganun, diba? Kasi yung mga tao ngayon, especially yung mga adult, napakamadaling ma-open, ayaw sabihan mali sila. So, hindi ganun si Paul, hindi rin tayo ganun. Okay, pag-usapan natin yung issue. Sino bang tama, sino bang mali? Para tayo. So, yun ang pattern ng Bible tsaka mga apostles. Kasi nga, it doesn't make sense. Kung worship kayo kasama, magkasama, hindi pala kayo nag-agree. So, hindi ganun. So, obviously, ang objective ni Paul ay i-win. Ma-win niya yung kanyang mga kababayan. So, tayo, anong sinudawa natin i-win sa Panginoon? Siyempre, wala pa sa Panginoon. Lahat ng kaibigan natin, ang mag-anak, especially yung pamilya natin. Kung ikaw, ligtas ka na ba, Reg? Yung papa mo, ligtas na ba? Sigurado? Sino yung papa mo? Sino yung papa mo? Sigurado ka ba dyan? Yung sagot na sagot, ha? Hindi tayo ganun. Sumasagot tayo. Si Hannah, ligtas ka na ba? Mama mo, di pa. Ano gagawin natin? Share natin. Una, pag-pray niya kasi minsan di nga madali. Pag-anak lang kita eh. Di madali yun, di ba? Una, pag-pray niyo, the best dyan yan.
Invite nyo doon si Pastor, puntahan natin. Ganun. Amen? Ganun yun. Ngayon naman, naka-focus kami sa inyo. So, puntahan natin, ha? Pag nakita tayo doon. Pag-pray nyo na rin, kasi nga, hindi nyo naman gagawin yan. Yung iba sa inyo, yung sasabihan ko, di ba? Mga bata pa kasi, oh, puntahan natin na, parang hindi alam gagawin eh. Kasi nga, hindi nyo pa pinag-pray, kasi nga, hindi nyo pa alam, di ba? So, okay lang yun kasi naiintindihan ko naman sina ano, pinuntahan ko eh. So, yun, pero yun ang pag-pray nyo, na maligtas din sila, amen? Gusto nyo ba sa langit? Yung mga magulang nyo, bayaan sila sa impyerno. Ganun ba yun? So, hindi, di ba? Hindi ganun. So, what we do, dalhin natin sila sa Panginoon. So, ganun si Paul. Eh, si Paul kasi parang dito, wala na siya nababanggit ng magulang niya, di ba? Mga kamag-anak niya, mga kapatiran eh. So, kaya, ang iniisip niya, yung mga kababayan niya. So, yun na, pinili siya ng Panginoon, Jesus. Sabi doon, and some of them believe. So, yun ang maganda eh. Yung iba dyan, maniniwala talaga. Especially kung alam mo yung totoo naman yung sinasabi mo. Yung iba dyan, maniniwala. Sabi din, and consorted with Paul and Silas. Ano yung consorted? Ha? Consort. Familiar ba yan? Consort. Alam mo yung consort? Iba spelling nun eh. Ano yung consort? Ha? Tignan na nga natin, paano ito magkamali. Alam ko, sumama lang or... Consort. Associate, okay, company. Sumama, tama. Sumama-sama sila kay Paul kasi naiiniwala siya sa pinipis ni Paul eh. Ganun naman, di ba? Kahit saan, kahit sino. So, kayo, kaya nga lagi tayong aral tayo ng aral dito. Tapos kinikilala ko kayo, ginaguide ko kayo. Para kayo din naman, igaguide nyo rin yung mga mahal nyo sa buhay. Umpisahin niya, sa Nay! So, yung mga pinag-usapan natin ito. Tay, sigurado ka na ba sa langit? Yun lang, yung tanong yun, mag-iisip na yun eh. Yung iba dyan, maasaw. Pero pag alam mo nga asaw na, medyo timing mo rin, baka... Huwag mo namang ano. Kasi talagang ano yan. Controversial issue yan, hindi naman dapat. Pero yun ang totoo eh, may ginawa sa Satanas sa mga ito eh. Sa atin, ang ginawa niya parang ginagawa niyang irrelevant yung message ng Panginoon. Pero tayo, po-force natin yung issue kasi alam natin tama yan. Amen? So ganun kayo sa mga magulang niyo. Saka mga kaibigan niyo, yung mas madaling iwin, mga kaibigan niyo. May kaibigan ka ba? Si ano, di ako pinapansin yan eh. Magbigyan mo matangkad. Si Russell. Anyway, follow up natin. So, tingin nyo, no? May naniwala sa kanila. Pag naniwala ka, sama-sama tayo. Diba? So, ganun yan. So, kasi ito, wala pa namang church dun eh. Diba? Anong nabanggit na church? Meron na ba? Wala pa eh. Tatatakas lang nila sa isang place eh, sa Philippians eh. So dito, parang panibagong lugar na naman to. Anong gagawin nila? So ganun lang yun. Soul winning, preaching. Iba dyan maniniwala, magiging kasama mo na. Pag kasama mo na, tuturuan mo pa. Magiging church na rin yan eventually. Okay, so sino pa daw? And of devout Greeks, a great multitude. Anong sabihin ng devout? So ito yung mga religious tsaka mga deboto. Ba't naniwala kina Paul? Kasi nga, ang katotohanan naman ay hindi naman yan by race or by ano eh. Kung talagang yung katotohanan yung daladala mo, yung ba sasama? So sabi pa dito, and chief women, not a few. Ano yung chief women? Ito yung mga importanteng tao. Siguro, mga asawa na kung sino. Kung malala nyo si... Sino ba yun? Ah, later dito sa Book of Acts din. Merong isang nabanggit dito eh. Caesar. Kamag-anak ni Caesar. Nanay niya, parang ano, basta isang babae na kamag-anak ni Caesar. Biro yung mong na-win niyo, ni Paul.
So, ganun po tayo. Ang religion naman kasi, ano yan eh, kanya-kanya, di ba? So, hindi ibig sabihin na iiwasan mo na yan. Ah, wala yan, di maliligtas yan, mga Ilocanong Katoliko. Hindi, di masabi yun. Wala tayong iiwasan dyan unless sila yung iiwas atin. Amen? Okay, and then, yan, dahil naniwala sa kanila. Ngayon, ito na naman, yung mga kalaban na naman. Paulit-ulit tayo, sino yung kalaban sa Book of Acts? Mga Jews. Mga Romans, hindi, mga Jews. Sila yung ano, kalaban ng Panginoon, nagpapatay sa Panginoon. Hanggang dito, sinusundan. But the Jews which believe not, so sabi dito, yung mga hindi naniwala, kasi may mga Jews na naniwala. So nililaw lang natin, at ang scripture, sabi dyan, yung mga hindi naniwala sa kanila, sabi dyan, move with envy. So kahit sa mga churches, ganun yan, na pag dumadami kayo, mukhang okay kayo, naiinggitan kayo, di ba? So kaya tayo lagi sinasabi, huwag kayong maiinggit sa mga kulto, malaki yung church nila. Hindi nakakaingit yun, kung naiintindihan mo yung dapat na maintindi, hindi nakakaingit yun. Kasi kayang gawin kahit sinong kulto yun. At yung mga anak ng demonyo, ganun nga, dumadami sila, ibig sabihin ba lang, maiinggit tayo? Hindi. Madami nga yung ano eh. Buti, open pa rin ba yung concert ngayon? Mga concert, parang di pa rin. Ah. Basketball, meron na eh. Online lang. Bubble. So, huwag tayong maingit doon, amen? So, pero, pag tayo tulad nyo, medyo nag-iingay na rin tayo, diba dito? Nagkita tayo dito. Nag-iingat-ingat din tayo. Kasi, huwag tayong magugulat, may mga maingit. Kasi sabi dito, move with envy. Ang sabi, move in the envy. Kaya tayo ngayon, pag ikaw ay naiingit sa isang tao, nasa utak mo pa lang, nasa puso mo, mag-iingat ka na. Kasi hindi ka gagawa ng mabuti pag ikaw ay naiingit. Ingit ka nga eh. So, anong gagawin ko pag ano siya, sampu ang kotse niya, di, mayabo lang siya. Wala ka dapat gawin dun. Pero pag may kumukulo dyan, hindi mo ay maintindihan, alamin mo. Kaya pinag-aaralan natin yan eh. Mayroon tayong preaching dyan, wala pa sina, ano nun, Pamela. Yung ano, nalala niyo yung preach ko na yun sa Mother Church eh. Delikado yung inggit. Ang bida nun, si Joseph, di ba, nalala niyo? To the point na pinapatay siya. So, ganun din kayo. Sa church, ganun, walang inggitan dito si, mga ano, ako, dati ako yung pinakamaganda nang wala pa si, ano, ako yung pinakapogi, yun yung sabi ni sa church eh. Kasi totoo yun eh, nangyayari yun eh. Huwag ganun, ha? Kaya salim na tulungan mo yung kapatid, naiingit ka sa kanya. Huwag ganun. Siya ginagamit ng Diyos. Kaya mo lang siya, di ikaw din. Di ba? Ay siya na yung nagpapano na siya ngayon. Oh, dati, wala lang. Dapat ako din. Ngayon, kung healthy competition, okay sa akin yun. Nilingkod siya, ikaw din. Uy, naka-win siya ng dalawa this week. Ay ako, next week, apat naman. Basta tama din ha, huwag mo mamadali. Ay, nag-pitch ako, 1,000 naligtas. Wala kayo dun. Okay. Anyway, ito, tingnan nyo itong mga klase nito. So, sila'y nainggit, anong ginawa nila? Nag-move sila envy, hindi maganda, di ba? Anong ginawa nila? Mga loko-loko to, sabi nito. Took unto them certain lewd fellows. Nandaanan na natin to sa mga ilang preaching natin eh. So kumuha daw sila ng mga, pag sinabing lewd, L-E-W-D, yan ay, tingnan natin ha. Yan ako mga bastos yan, tingnan mo. Negative yan, mga sinabing lewd women, doon nakakunan natin sa Proverbs eh. Ayan, obscene, vulgar, licentious, evil, wicked. So anong sabihin ito? Ito yung sabihin ko sa inyo mga bata. Ang nakikita niyo ba mga bata yung picture? So si Jesus, syempre yung mga taga-sunod niya dito, si Paul and Silas and others, mga Kristiyano. So sinong kakalaban sa mga maayos na lingkod ng Diyos? Yung mga maayos din ba? Hindi ganoon sa experience ko sa buhay ko. Pag may kumalaban sa akin, hindi naman ako lagi mabuti ha. Pero pag yung time na mabuti ako, kinalaban ako, it never miss.
Itong taong to may malaking problema. Lagi yun. Kasi hindi mo gagalawin kung matino naman yun, kung sa palagay mo hindi siya maayos, hindi mo naman siya kakalabanin ng gusto. Unless talaga nagkokontrahan yung spirito nyo. Ganun lang yun siya, napakahusay niya, ikaw napakaganya naman. Ikaw napakabanal niya, ikaw napakaloko mo naman. Wicked. Okay? So hindi nila... So hindi kumuha yung mga Hudyo ng mga godly people para kalaban. Hindi. Ang kukunin nila yung mga loko-loko. Kaya ang gusto ko sabihin sa mga bata, umiyos kayo sa ganyan, di ba? Nakita nyo dito, sila yung ginamit ng kaaway. So, bakit magkikipagkaibigan ka sa ganyan? Itindihan nyo, mga bata. Pag nakita mo yung mga ganyan tao, hindi yung kinakaibigan yan. Pag-pray mo lang kung kayang maligtas, di sige. Pero ano ka dyan, especially mga bata, hindi nyo pa naman kaya yan eh. Ano lang kayo, alalay. Kung gusto nyo silang maging kaibigan, pag-pray nyo, maligtas. Pag naligtas, dalhin nyo sa church. Tapos, di matutulungan din kayo ni pastor para maging matino kayo pare-pareho. Matapos, di okay na okay, di ba? So yun, anong gagawin ito? By the way, sa mga description sa kanila, lewd. And sabi dyan, baser sort. Ano yung base? Nasa ng base? Nasa taas, nasa baba? Yan, ang isa sa mga description, pag sinabing base, mababang klase. Yun yun. O sino yung mga tao mababang klase? Ano ba nalalaman yung mababang klase? Yun nga, kanina, yung lewd na yan, yung natin dictionary, di ba kanina? O sabi dyan, wicked. Pero sabi dun, di ba? Nabasa nyo, di ba? Ang sabi dun? Wala kasi dito mga alito pala. Vulgar and sabi dun, sexually unchaste or licentious. Tandaan nyo ito mga bata. Sa Tagalog, ibig sabihin to yung mga bastos, di ba? Yun yun. So, huwag kang magtataka, yung taong yan, bastos yung sumalabas sa bibig niya, di ba? Yung kinakabisado natin, Sunday school, ano sabi doon? For us, he thinketh in himself, so is in his heart, so is he. Yan, ang sabi pa nung isa? Yan, for of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tagalog, kung anong laman ng puso, yun ang sasabihin niya, ay hindi, tatago ko, kunwari. Hindi, lalabas at lalabas yun. Pag nagulat ka, pag nagalit ka, kung narinig kang something, di ba? Lalabas kung ano yung nasa totoong nasa puso mo. Kaya yan, mga bata, iwas kayo sa ganyan. Again, hindi nyo sinabing sumpa nyo na. Sabi ko, iwasan nyo kasi hindi nyo pa kaya. Hindi nyo alam kung paano sila tatatuhin ng gusto. Pwede nyo gawin, iwasan nyo. Paano kung kasama ko sa bahay? Yun ang mahirap. Ang gawin mo, takpan mo yung antenga mo. Oh, kaysa naman makipag-ano ka dyan. Mahirap na, no? Pero yun nga, panalangin mo sa Panginoon, paano ka makakalis sa ganyan sitwasyon? Ang ganun man yun. Diba? So, kaya niya yan. Kasi ma-influensya ang kanyang mga yan pag hindi ka umiwalay. So, katulad nito, I believe, marami ito na siguro na tumawag to. Oh, sige, sinong gusto ng ano? Punta tayo ito, manggugulo tayo. 500, isang araw. Ay, lahat yan sasama. Pero iba magtatanong, anong gagawin natin doon? Eh, gulpihin natin yung mga lingkod ng Diyos. Yung iba doon sabihin, naku, hindi ko gagawin yan, di ba? So, sinong sasama ngayon doon? Eh, yung mga loko-loko talaga. And sabi dito, assaulted the house, and gathered the company and set all the city on an uproar. Okay, parang Black Lives Matter ata yan. Dito, wala nang shady dito sa atin eh. Pero naalala ko yun, yung EDSA 3, naalala nyo yun, di ba? Nakwento ko na rin yun eh. Yung bata, di pa alam yun eh. So, kumuha yung mga politiko para kalabanin yung gobyerno. Okay, so ganun ang ginawa ng mga Hudyo. Tsaka yung mga loko-lokong kinuha nila kasi sila yung mas loko-loko, di ba? Ang ginawa nila, assaulted the house. Pag sinabing assaulted, di ba? Maraming sinira, talagang pinasok sila, di ba? So, dito na si Jason. Kilalang kilala to. May Jason ba dito? And sought to bring them out of the people. So, anong gagawin sa kanila pag kinuha sila sa loob ng bahay? Nakatakot to, di ba? Maraming gulpihin sila nito. Patayin.
Maganda nito, hindi nakakuha si Paul. Diba? Ito, pansinin nyo yung sinabi about Jason. And when they found them not, so hindi nakita sina Paul and Silas, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, "These that have turned the world upside down are come hither also." So kilalang kilala sila, di ba, si Paul and Silas. At ang sabi sa kanila, ay pambihira yung mundo daw, binaliktad nila. So anong isabihin, anong lasang description yun? Ibig sabihin, yung salita talaga ng Diyos, ano eh, kabaliktaran ng kagustuhan ng sanlibutan. Ayun yung unang gusto kong makita nyo doon. At yun nga, galit na galit sa kanya yung mga tao. At the mere fact na pinatuloy ni Jason sa bahay niya, yung mga lingkod ng Diyos, pati si Jason ay napagdiskitahan. Nakita nyo yun? So mahirap. Kaya ako, sinasabi ko naman sa inyo lagi, di ba? Maatan kayo Diyos sa Diadem, Baptist. Na yan. Naasa rin kayo ng iba dyan, di ba? Pero anong gagawin nyo? Tingnan mo, nasa tama ba ako, Lord? Kasi kung ligtas ka naman, pray ka sa Diyos. Tanong ka sa Diyos, Lord, ano ba to? Ito ba'y tutuloy ko pa? Kasi maraming nagagalit sa akin eh. Ano sa palagi mga sagot sa'yo ng Diyos? Ito, nag-aaralan natin sa Bible. Sina Paul and Silas, maayos sila, pinipin siya ng salita ng Diyos, kinagalitan sila. So, anong gagawin mo na yun? Kailangan mong tiisin. Pag-aralan mo, pag-pray mo, Lord, protektahan mo ako, pero kahit natin dito, protektahan naman sila, di ba? Matapos po yung Book of Acts, hindi naman makapapatay si Paul eh. So, nagulpi pila. Pero, pinotektahan siya ng Diyos. Amen? So, yun po yung mga lesson dyan. Ang dami lesson dito eh. Una, pag nag-associate ka sa likod ng Diyos, madadamay ka rin. Pero, andun na yung protection ng Diyos sa'yo. Amen? So, yan. Whom Jason had received, and this all do contrary to the decrease of Caesar. So, yun yung mga accusations sa kanila. Saying that there is another king, one Jesus. So, yun ba sinasabi natin? Yes and no, di ba? Tama yun, pero in a way, hindi. Yung accusation sa kanila, hindi eksakto. So, may pagkatama, pero may pagkamali din. Kasi, kinukumpara kay Caesar. So, si Caesar ba at ang Panginoong Jesus, pwede mong pagkumparahin? So, hindi totally, di ba? Kasi ang kaharian ng Panginoon, na sabi niya ay nasa langit. Si Caesar dito lang sa lupa at later mapapatay din yung mga Caesar, di ba? Ang kingdom ng Panginoong Jesus hindi nawawala. So yung accusation sa kanya ay baseless at mali. So may pagkatama pero mali pa rin totally. Kasi nakita lang ng mga taga-sanlibutan, mababaw lang eh. Tama nga nung pag sinabi si Kristo ay hari. Uy, hari daw, isa lang hari. Musumbong na yan. Ganyan yung mga unbeliever, mga insecure. Ganyan yan eh. Kaya katulad dito, kunwari, may ako, nag-preach ako dito, di ba? Iba dyan, may ingit. Ba't kayo nakikinig kayo dyan? Pupunta pa kayo dyan, bibihis pa kayo ng maayos para lang makinig. Sa akin kayo makinig? Ganyan yan eh. Totoo lang. Kaya matindi ang labanan ng, ano eh, sa religion. So, yan. So, dapat ba kayong makinig? Ngayon, nasa sa inyo yun. Titingnan nyo kung ano yung tama. Ano bang ginawa ng Diyos sa inyo, sa buhay nyo, sa pamagitan ng ministry dito. Kung tama kayong umalis dahil lang sinabihan kayo na wag. Diba? So, yan. So, ano ginawa dito? And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things. So, sino yung they dito? Tsaka yung, obviously, sina... Nung pumunta si Paul doon, hindi naman sila nag-iingay, di ba? Tayo, hindi naman tayo nag-iingay. Dito na ang mga Kristiyano. Hindi tayo ganun. Kaya ako, hindi ako believe dyan sa mga... Kaya lagi nasabi sa inyo, yung Baptist Day na yun, naasar ako dyan. Hindi naman ganun ang atake natin, bakit itong mga to. So, hindi tayo ganun, ano lang tayo. Ang method natin is personal evangelism, soul winning, isa-isa. Hindi natin nilalahat yan kasi nga maling-mali yun. Umanggit yung last time sa inyo, ginawa sa atin ng Catholic, di ba? Sinakop tayo, kinausap yung mayor, okay. Baptize natin yung lahat, tapang bira, pila sila, binaptize sila lahat. Eh. Hindi ganun, hindi na nampalataya yun, amen? Tinakot lang yun, or kung ano mang
ginamit ng mayor yung kanyang authority. Oh. Wala tayo, ha? Hindi pa wala mayor na. Mga ano yun. Na dato-dato. So, yan. So, nangyari pa. And when they had taken security of Jason, so, hinahuli na nga sila. Eh, dahil wala naman may charge, sabi. Eh, di pinakawalan, ha? Men, so, natakot na ba kayo mangyari sa inyo to? Sa panahon natin naman kasi, di naman ganyan, ha? Pero, in a way, depending nga sa kung ano yung impact na ginagawa mo sa san libutan minsan, doon kaya yari, eh. May mga kilala tayong ganyan. Okay? Nag-preach lang sila. Pina-deport sila. Bayad naman sila. Wala silang ginawa masama. So, ganun po yun. So, ito yung maganda nito. Si Paul, dahil sila yung, syempre, sila yung kilala eh. Tsaka sila lang yung talagang matapang. Kung napansin nyo si Paul, hindi sila sumugod doon, di ba? Anong ginawa nila? Tinago na sila ng mga kapatiran. Bakit? Yan ang magandang tanong. Dapat si Paul lang andun ah. Hindi lagi. Minsan may mga discarte tayo na para magpatuloy. Katulad yan, alam nyo ba yung mga presidente? Yung mga bodyguard yan, di ba? So, grabe yung ano yan, bodyguard yan. Meron pa silang special security. Diba? PSG. Bukod sa may police, sundalo, iba pa yung ano niya, security group niya. So, bakit? Ba't importante minsan yung mga ibang tao? Kasi nga, dahil ginagawa siya importante, imagine mo, pag yung presidente napatay, ano, sino mapalit? Though by, ano, default vice president, di ba? Pero magulo pa rin yun. Na yung appointed leader, hindi niya matapos yung term niya. So, ginagawa ng mga kanyang gwardiya, pinapahalagaan yung tao, di ba? So, ginagawa dyan siya. So, makikita natin dito, si Paul ay iningatan ng mga kapatid. Okay? Kaya siya ay pinotektahan doon sa nangyari kanina. Pero, ito ginawa niya. So, siya ay sined na naman, siguro. Ang hirap dito, no? Palipat-lipat siya ng place. Nakinig ba? So, sino yung bida dito? Reg? Si Paul and Silas. Si Pablo. Ano nangyari sa kanila? Nag-upin sila sa salita ng Diyos. Mayroon silang kalaban, mga Hudyo. Pinapahuli sila, ginugulpi sila, pinagsisinungalingan sila. Hindi lang yun. Nagkumukuha pa ng mga tao. Para kalabanin sila, gulpiin sila. Kuyugin. Nagawa nyo ba yun? Uy, sinampal ako doon na. Kuyugin natin. Ganun ginawa kay Paul. Wala naman siyang ginawa masama. Okay, ngayon, nandun na siya sa Berea. Okay? Anong ginawa niya? Eh, doon na naman siya sa mga sinagog. Nakita niyo ba yung pattern? So, hindi siya takot eh. No? Pag inaantay niya, pag talagang nagkataon na, ano, mga loko-loko pala yung mga tao dito eh. Hindi ko naman alam yung agad yun eh. So, gagawin niya. Gawin niya yung kalooban ng Diyos. Yung iba dyan, maniniwala. Yung iba, magagalit. Hindi maniniwala. Yung iba, sobrang galit. So, inahayaan niya muna mag-play out. So, ganun tayo dapat sa ating buhay. Huwag kayong lahat na, ay, baka ganyan, huwag na natin gawin niya. Wala na, hindi ka nakausad sa buhay mo. Huwag mo sabihin to, huwag mo nasabihin mo. Kung preacher ka, di ba? Ay, Kristiyano ako eh, pero alam ko sila ganyan. Huwag mo sabihin. Hindi, alamin mo yung totoo, sabihin mo. Ganun, para may consistency tayo. Okay. So, mayroong ito, sikat din pong itong verse na to, 11, no? 17-11 na Acts. Kasi nabanggit dito, saka sa 10. Ito mga grupo ng tao na ang kilala lang sila, dito lang sila nabanggit eh. Buong Bible. Nang alam ko ah. So, ang lugar nila, Berea. So, ang tawag sa kanila, Bereans. So, nung si Paul daw ay pumunta doon, anong ginawa niya? Anong ginawa nila? So, nakinig sila. Sabi dyan, oh, these were more noble than those in Thessalonica. Anong ginawa nila? Bakit sila yung noble? Ano yung noble? Nagalang-galang, di ba? So, pansinin nyo to, mga bata. Ganyan naman kayo. Tingnan natin yung noble sa dictionary. Noble. Sorry, marami ito eh.
Possessing outstanding qualities. Yun. Noble ka ba? Ano may mga outstanding qualities? Matalino, matapang. Yun yun eh. So, bata pa naman kayo. So, pag nag-church kayo lagi, nakinig kayo salita ng Diyos, magiging matindi pa kayo dyan. Amen? Yung pag makulit-kulit kayo, wala. Walang mangyayari. Okay? So, makinig ha? So, katulad yan, yung mga hari. Yan ang mga example dyan eh. Papayag ba naman yung tao, ikaw yung hari, wala kang kwenta, di ba? Kaya yung presidente. So, kahit paano, sa standard at least ng popular media tuloy, popular ng tao, ng masa, ikaw yung pinaka, di ba? Kaya yung mga presidente, pag nag-aano, nag-isirahan yun. Eh, ikaw, ganyan ka naman eh. Para yung ano, opinion ng tao, makiling. So, dapat ikaw ay notable, ibig sabihin talagang kilala. Okay? So, pero pinaka-basic dyan yun nga, yung possessing outstanding quality. Kagalang-galang, ginagalang ka kasi nga ikaw ay matalino yan, basta-basta yan. Ay ito, ano, kilala yan. Ay, mabuting tao yan. Amen? So, ito yung, pero dito sa mga Berean, ito lang yung sinabi dito bakit naging noble sila. Tinuring silang kagalang-galang. Sabi dito, in that, they received the word with all readiness of mind. Nakikinig ba kayo? Isa yan sa mga karakteristik. Dapat ikaw ay ready na makinig. May mga taong tawag natin, mga sarado utak nitong tao to. Ba't ibig sabihin sarado utak? Ibig sabihin, may sinabi ka, hindi naintindihan, hindi inintindi. Kasasabi ko lang, hindi niya ba naintindihan niya? Yan. Kasi nga, sarado yung utak eh. Dala mo, Bible. Eh, Catholic kami. Ano ngayon? Alam mo ba, ibig sabihin nga? Kaya lagi natin na ano, ligtas ka ba? Diba, pinapaunawa natin, ano ba yung mas importanteng bagay? Eh kung nasabi mong Catholic ka, iglesia ka ni Manalong, ano man yan, mas di ka lang pala ligtas, what's the point? Diba? So, so tayo, sabi mo ikaw, basta nakikinig ka pa sa Mormon, for example. Minsan di rin eh. Kasi alam ko na sila eh. Pero kung nakikita ko yung tao, medyo maayos ka usap, yeah, pwede. Kasi, mga ilang minuto, saka mo palang ma-determine kung anong klaseng tao yan pag kinakausap mo na eh. Either online or kung saan. Ganun yun, diba? Gusto all winning tayo, ganun. May kita mo yung tao kung maayos ka usap. So, pag hindi, wala, iwanan mo na. Hindi naman kabastusan yun kasi nga nakita mo na eh, napatunayan mo na. So, yan. So, dapat ready to receive the word. Okay? At syempre, ito ay hindi lang basta word, ito ay salita ng Diyos. Kaya sabi nyo dyan, oh, and search the scriptures daily. So, sabihin nito, hindi pala si Paul, kasi nga, hindi naman siya isang araw lang doon. Okay? One night only. Iba mga pastor, ganun eh. Pumunta sa isang lugar, isang ano lang siya doon, siya salita, tapos, uy, dami ng ligtas. Revivalist daw. Hindi, si Paul talaga, libasa ng time nila, talagang doon pa yung ano eh. May katotohanan siya na hindi pa pwedeng tanggapin. Nag-sumisibol pa lang yung Christianity ng time na yun. So, ginawa niya, parang tayo din. Ano yung ginagawa natin? Kung may pwedeng makinig dyan, usapin mo yan, araw-araw, minsan. Hindi na busing oras mo doon. Pero, kung kailangan, di ba? Depende again sa sitwasyon. Okay, so yun ang ginawa nila. Bakit sila noble? Ready silang makinig ng salita ng Diyos at they search the scriptures daily. Ibig sabihin, uy, may sinabi sa ating kahapon si Paul, ha? Totoo kaya yun? No? Tingnan natin sa Bible. Ganun dapat. Hindi yung sabihin mo, ito yung sinabi niya. Sige, tanggapin agad natin. Hindi rin tama yun. Kasi baka hindi naman yung sinabi sa salita ng Diyos. Hindi naman bago sa ating may mga manluloko, di ba? So what you do, tingnan mo talaga yung sinasabi. So ngayon, nag-preach ako sa inyo ngayon. Pag-uwi nyo, kahit ngayon, pwede nyo i-search yan. Maganda sa atin ngayon, mayroon ng search. As in, literal na search, di ba? So ako, minsan ginagawa ko yun sa church. Habang nag-asalita si pasto, ay, yun ba talaga? Ah, ano? Di ba? I mean, live. So, alam mo na papakinggan mo siya kasi totoo yung sinasabi niya. Okay, nakalay sa Bible. Whether those things were so. Sa Tagalog, yun niya.
tinitingnan niya nila kung ganun nga ba talaga. Okay? Ito yung maganda dito. Dahil ang attitude nila maganda. Sa salita ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, sa katotohanan, maganda, tama. Pansinin nyo dito, sabi dito, therefore many of them believe. Kanina, some lang eh. Kasi minsan, nasa pagkasalita rin yan, tsaka yung katotohanan, talaga makapangyarihan yan. So, maniniwala sa'yo. Pero pag yung klase ng tao, kunwari ito, mga taga-baybay sapa, ito mga ano to, mga matino to. So, hindi lang basta konti ang maliligtas niya, marami. Ganun po yun. Sabi dito, kaya kung ganun ang attitude natin, very basic naman yan. Magsinabi sa'yo, may iniwala ka ba ganda? Subukan mo muna. Subukan mo muna. Dito nga. May impan na kita eh. So, ganun din kayo, mga bata. May sinasabi si Pastor, yun ang pag-isipan nyo kahit ano yung, kahit sa puro kayo laro, yung ginagawa natin dito, every time na may service tayo, importante ito. Salita ito ng Diyos. Ngayon, kung may iisipin kayo, pag gando na kayo, idle kayo, isipin nyo, pag-usapan nyo kayo-kayo. Ano sabi ni Pastor Gang? Totoo kaya yun? Huwag ganyan, huwag yung talastasan kayo ng mga bagay na may kabuluhan. Amen? Kaya sabi dito, dahil maganda yung attitude nga nila, salita na nyo sa likod ng Diyos, sabi dyan, marami sa kanila ang naniwala na nampalataya. At again, yung sinasabi, honorable women. So, lalaki at babae yan, ha? Which were Greeks and men, not a few. Kung sinabing not a few, marami. So, bakit ganun ang Bible? Paulit-ulit. Para maintindihan natin. Ang tumatak sa atin. Pag maganda pala yung attitude mo sa salita ng Diyos, positive result. Amen? Kaya tayo, ganun din tayo. Pag nakita natin lugar, medyo wala masyadong maliligtas. Wala tayo man lang ma... Meron bang matinong tao dito sa lugar nyo? Wala, mga loko-loko dito. Sige, huwag na tayo dyan. Oo, kasi magkasayang tayo ng oras. Hindi tayo dito, ano. So, doon na muna tayo. Men, may question ba kayo? Anong klase dapat tayo? Kaya yun ang ano yung Berean. Doon sila nakilala. Hindi yan ba? Mga bata, ilang taong ka na din? Nine. Nine ka na pala. Si Reg? Si Redden? 11. Ano ka na? Grade na ka na? 5? 6. 6. Ah, advance ka yan. 11, 5 pa lang ako eh. Si Reg, ilang ano ka na? Anong grade mo na? Parang late nito. Makain ka pa ng marami. Kasi maliit din ako eh. Naintindihan ba? May question? Ha? Question? Question? Bakit masama magdaldala sa church? Ha? Neil? Bakit? Palagay mo lang. Nayayin pala si Neil. Si Reg, Redden. Nayayin kayo lahat. Ganyan din ako dati, pero... May develop yan, men. Punta lang kayo dito. Tapos, may natutunan ba kayo? May natutunan ba? Sino yung bida sa kwento? Yun. Sa kasino? Silas, di ba? So, hindi na binanggit dito kasi sila na yung continuation ng kwento. Pero sila yun. Ha? Sino yung mga kalaban? Jews, okay, Jews, mga Hudyo. Yun yung lahi ng Panginoon, kaso karamihan sa kanila hindi tumanggap. Bandang huli, kalaban sila, ganun din yan. Alam niyo yung mga bansa daw na hindi tumanggap sa Panginoon, yung mga leader nila ngayon, yun. Ang hirap nilang win, Japan, China, ang hirap i-win yan, Germany, Russia, parang ano yun.
Ha? Ganun yun. So, question pa? Mela. Na si Rika. Pinapakinggan ko yung preaching last week. Dito pa si Rika, di ba? Dito si Rika last Thursday. Last. Okay. Sige, muna. Sa pray, Panginoon, maraming salamat sa kwento, Panginoon. Again, ang nakilaan ninyo. Protection, Lord, kina mga lingkod ni Lord, si Paul, Silas, and people, si Jason, and all the brethren, Panginoon, na sumusupport sa kanila, knowing fully well na sila po'y lingkod at ginaganap ng kalooban sa lupa. Pray na bawat isa ganun din po sa amin. Magkapatuloy kami. Maraming salamat sa mga past victory, Panginoon. Nawa, magkapatuloy kami. Hindi kami nakatingin doon. We'll move forward. Salamat po, Lord. Ang meeting namin, mga pastor, last Monday. Which, Lord, Pastor Lito, Lord, I confirm, Lord, ordination and organization. Panginoon, next year, August, we pray na pwede madlangan. Ituloy po kami. Maraming salamat po sa protection ng the past week, Panginoon. Magkatagawin po ang bawat isa. Ay, salamat po, Lord, sa ginagamit mo, Lord, na katulong ng mga patiran dito, Lord, sa main, sa Antipolo, Upper, Panginoon, palahin mo sila, Pastor Ray, Pastor Lito, Panginoon. Ganyan ko sa Pastor Jun na nakulungan din po, Panginoon. Kung malulati, Lord, hindi maadlangan ang baptism next Sunday, Panginoon, na nais nyo mag-baptize, maintindihan nila to, Lord, at sila po yung lalapit sa inyo lalo. Pag-aten sa pagsasal pananalangin at gagawin ng salita ko. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen.